Ayan, good day mga paps. Welcome back sa ating channel. At ngayon ay meron tayong panibagong project. At ito ay isang Honda XRM110. Ano? So ang problema ng motor na ito ay napakausok ng kanyang tambucho. Sobrang usok, daig pa ang 2-stroke. Okay? Kaya kailangan natin itong baklasin. Dahil kitang-kita nyo naman dyan sa video, no, na grabe yung binubuga niyang tambucho, usok sa tambucho, no, napaka itim at napaka daming langis. Okay, actually na simulan ko na tong baklasin at natanggal ko na yung dalawang bolt dyan sa may intake manifold ng carburetor at yung cover din dito sa head. Okay, tsaka yung tapit cover. Mayroong apat na tornilyo dyan, tsaka washer. Tapos yung mahabang tornilyo dito sa may side cover. Okay? Pero bago nyo umpisahan yung pagbabaklas, ay importante, ito yung pinaka-importante sa pagbabaklas mga paps, dahil sa pagbabalik natin, ay kailangan din natin itong gawin. Pero bago natin baklasin, i-check muna natin yung tinatawag nating timing mark. Okay, so yung nasa video natin, yan yung timing mark ng XRM110. So may timing mark ito, yung sprocket natin, may timing mark dyan na maliit. So yung bilog dyan sa sprocket, yan din yung itatapat natin doon sa guhit ng cylinder head. Okay, kasi bago natin baklasin yung dalawang bolt dyan, dapat naka-timing yan. At para ma-check din natin yung timing doon sa may magneto natin. Kasi may cover yan eh. Tatanggalin nyo yung cover dito. Dyan. Tatanggalin nyo dyan. Pati yung dun sa may magneto. Kung saan nyo lalagay yung 14mm na socket. Para mapaikot nyo yung magneto. Tsaka nyo ilalagay sa letter T. May letter T kayong makikita dyan. Ang ibig sabihin nun, timing. Or ibig sabihin nun, nakatap dead center yung piston. Or nandun siya sa pinakamataas na parte ng block. Okay? So, yung letter T ang kailangan nyong makita dyan. Tapos, babalik kayo dito sa may timing chain sprocket o dito sa head. At tingnan nyo kung nakatapat yung tuldok. Yung isang tuldok dyan ng sprocket sa guhit ng ating cylinder head. Then, saka natin tanggalin yung mga bolt. Okay? Yung mga 10mm na bolt na nagdudugtong sa head at saka sa block natin. Pero unahin muna natin tanggalin itong dalawang 10mm sa ating cylinder head para mahugot natin yung sprocket at timing chain dyan para matanggal natin yan. Okay? So, yan ang mga una nating gagawin mga paps para masimulan na natin yung top overhauling natin. So, back to back itong top overhauling natin mga paps. Okay? So, pero bago yun, ano, bago natin umpisahan yung pagbabaklas pala, may nakalimutan lang ako. Kailangan nating tanggalin dyan yung tinatawag nating timing chain tensioner. Okay? So, bakit natin kailangan tanggalin yan? Yan, dyan sa ilalim. 14mm din yung kanyang socket. Kasi, kapag hindi natin tinanggal yan, mahirapan tayong hugutin yung sprocket at saka tanggalin yung timing chain. Kasi nandun pa rin yung tension, nandun pa rin yung higpit. So ganito pala yung itsura ng timing chain tensioner. May spring. Actually itong spring na to, niremedyo nila eh, para sumikip at lumakas yung tension. Kasi yung stock, ang alam ko, isang spring lang. Okay? So, ayan. Eh, tanggalin nyo muna yung tensioner natin doon. Ayan. So, hindi ko na naipakita mga paps. No? Ang bilis. Natanggal na rin pati yung cylinder head natin. At dito, yung block na yung tatanggalin natin. At tinanggal natin itong 12mm na bolt ng engine support na nasa block natin. Saka natin tatanggalin din yung 12mm na nandyan sa cylinder block natin. Ayan yung head pala, no? Ang daming carbon, no? Tanggalan natin yan.
sobrang daming carbon dahil dun sa lumulusot na langis dyan sa ating piston at piston ring. So makikita natin mamaya kung bakit. Yung timing chain natin, dyan lang yan, lalaylay nyo na lang dyan dahil naka-timing naman na yung magneto natin. Okay, so iwan lang natin yan dyan. Pero make sure natanggalin ninyo yung damper, yung timing chain damper na sa gitna, yung bilog. Okay? At dahil medyo na-stack up yung ating cylinder block, siguro sa katagalang hindi na backlash ito, ay mahirap siyang hugutin, mga paps. Kaya ginamitan ko siya ng mallet hammer. So, mallet hammer o di kaya kahoy, yung pwede nyong pukpukin dyan. Hindi pwede yung metal dahil alloy lang po yan. Alloy lang yung block natin. Pwede siyang mabasag. Kaya, ingatan natin. So, ayan yung sinasabi ko kanina na humahawak dun sa timing chain roller natin, no? Yan yung bilog na hawak ko dyan. At nandyan yan sa loob para i-absorb yung tinatawag nating lagitik o paghampas nung kadena dun sa ating block para hindi maingay. So, ayan ang piston natin at upon inspection ay makikita natin na may mga gasgas na. At itong block naman natin ay sa tingin ko ay pwede pang palitan lang ng piston ring. Makinis-kinis pa naman. Although may mga hindi maiwasan tayong gasgas dyan na maliliit. Pero sa tingin ko ay pwedeng piston ring lang ang palitan natin dito. Hindi muna natin to kailangang iparibor. Okay? So yan, makikita nyo napakadumi. At kailangan nating linisan yan mamaya. At ang paglilinis, mga paps, yan yung isa sa pinakamatagal at pinaka time consuming na gawain pag nagbabaklas tayo. Kasi dapat may balik natin na malinis. So yan yung piston natin. Tatanggalin lang natin yung piston pin lock. So pwede kayong gumamit dyan ng kahit anong maliit na bagay na pwedeng panungkit dun sa lock. Okay, so yan na. Yan na. Makikita na natin ng malapitan yung piston natin at sobrang grabing gasgas na. Sobrang laki na nung tama niya at kailangan na natin itong palitan ng buo o yung piston kit na tinatawag. Okay? So siguro katagalan na rin, talagang nasisira din yung mga pyesa ng motor natin. At saka baka, syempre, depende na lang yun sa maintenance nung may-ari. At natanong ko siya, sabi niya, matagal daw na naka-open carb yung kanyang motor. Kaya siguro nakahigop yan ng mga external matter na pwedeng nakasira dyan. Kasi itong part na to na nagasgas, ito ay nasa intake side, yung galing sa carburetor. So standard pa naman yung piston na to. Kaya ang ipapalit natin ay standard din. Ang piston ring naman, mga paps, ayan, medyo malaki na rin yung gap. Ano? So kailangan na rin talagang palitan pati yung piston ring. Pero since wala tayong stock niyan, baka bukas natin 'yan mabibilhan, sa susunod na araw natin 'yan mabibilhan dahil nung ginawa ang video na 'to ay kasagsagan ng ECQ. At dito sa katabi, kaya back to back ang title ng video na 'to, ay meron tayong motor plus 110 din na ang problema ay hindi umaandar. Okay? At sinabay ko na rin yung pagbaklas. Kasama ko yung assistant natin na nag-aayos. At ang una nating gagawin, tulad dun sa XRM110, ay i-check natin yung kanyang timing. At yun nga, pagka-check namin, ayan. So, hindi pa namin natatanggal dyan yung timing chain tensioner, pero mapapansin ninyo, napakaluwag nung kanyang timing chain. At yung timing niya ay halatadong lumampas dun sa sinasabi nating timing. Kasi kapag pag nag-check tayo ng timing, ano, halos pare-pares yan, mga 110cc, mga XRM, mga Wave, tsaka yung mga China na motor, halos pare-pares lang. So, kailangan mong itapat yung letter T dyan sa butas na yan. At the same time, habang tinitingnan mo yung timing dyan, ay i-check mo din dun sa may sprocket kung nakatapat ba
dun sa timing mark o yung guhit, yung gatla na nandoon. So dito, sa case na to, guhit, hindi siya tuldok, hindi tulad dun sa SRM na tuldok. Pero kung mapapansin ninyo, napakalayo ng timing niya dyan, dito sa guhit. Okay? So lampas. Malamang tumalon yung timing chain doon dahil siguro sa kapabayan na rin, dahil isang taon na daw na hindi na change oil yung motor na to. Okay, isang taon, imagine mo yun, sobrang tagal. Ayan, so parehas sila ng kaso nung XRM din, i-check din natin yung block, i-check natin yung bulbs niya, baka kailangan na rin palitan. Pero ito, yung case nito ay mas malala. Dahil tingnan nyo yung kanyang piston ring, no, ito na yung pinakamalaking piston ring gap na nakita ko sa buong pag-ayos ko ng motor, no. Parang dalawang ano na yan, dalawang walis ting-ting yung kasya diyan, oh, yan, oh. Yan, sobrang laki ng gap at sobrang lalim na din ng sugat dun sa kanyang block. Na nanganghulugan yan ay kailangan ng i-rebore ang block. O depende na rin dun sa budget nung customer. Pwede niyang palitan ng bago para maging standard, or pwede rin niyang ipa-rebore. Okay? So ito pala ay 0.25 na yung piston niya, na rebore na siya dati isang beses. So kung ipapa-rebore ng may-ari, ay pangalawang beses na siyang mare-rebore. So yung timing chain, kailangan nating mabaklas yan para makita natin kung anong naging problema dun sa ilalim. Kasi kahit ilagay mo yung tensioner, ay hindi humihigpit yung timing chain. Okay? Ayan. So, balik tayo dito sa XRM natin. Ayan. Ito na yung next day yung video natin. So, mapapansin nyo dyan, medyo malinis na rin yung ating mga pyesa, yung piston. Pero hindi na natin gagamitin yan, at gagamitan na natin yan ng bagong piston kit, kung tawagin. So, standard na pang XRM, YSK na brand, dahil ito lang ang available na meron sa bayan, kasi kasagsagan ng lockdown nung ginawa natin itong motor na ito. So ayan, nilagay ko na rin yung mga piston ring, pero itong mga paps, binaligtad ko yan, binaligtad ko yung piston ring natin na compression, dahil yung itim ay para dyan sa pangalawa at yung mas makintab ay para dito sa pinakamataas na parte. Ayan. So, umpisa natin yung pagbubuo. Ilalagay natin yung piston, at may kasama na rin siya, syempre, na bagong piston pin. Ayan. Pero bago yon, no, ilagay din natin yung bagong bulb seal para matanggal na ng lubusan, tuluyan yung usok. So, walang available na pang Honda, mga paps, pang motor star yung nabili natin. So, pares lang naman yan, pang 110cc at saka 125cc na original, pang motor star. Walang available na pyesa. At pati na rin itong top overhauling gasket natin, ayan, wala ding available na orig. Kaya itong Makoto parts ang meron. Okay, so nilagay na natin yung piston. Ayan, kasama yung piston pin na bago, kasama yung lock. At ilalagay muna natin yung bulb seal. Okay? So, bago natin malagay yung bulb seal, kailangan muna natin tanggalin yung bulb, yung mga rocker arm ng bulb natin. Okay? Ayan. Tanggalin natin yung mga tapit din. Bulb tapit, cover, tsaka yung rocker arm. So, may dalawang balbula tayo, yung intake, tsaka exhaust. Ayan. So, gagamitan lang natin niya ng either flat screw or di kaya yung 10mm na bolt, kasi may traha yung pinaka axle nung ano natin, nung rocker arm. Ayan. So, yung ginamit ko dyan ay flat screw. Itusok mo lang, saka mo hilain ng bigla. Matatanggal na yung axle nung ano natin, nung rocker arm. At tatanggalin din natin dyan, kasama dyan yung tinatawag nating camshaft. Yan, yung may bearing dyan sa gitna, yung tinatawag nating camshaft. Pasensya na kayo, mga paps, medyo magulo yung angulo ng video ko dito dahil wala akong taga-video dito. No? pagpasensyan nyo na.
Pero yung proseso, susubukan natin ipakita pa rin. Okay? So, yan, natanggalan natin yung isang rocker arm. At tandaan nyo lang kung saan nyo siya nilagay, dun nyo din siya ibabalik. At saka itong washer sa gilid. Paki-comment naman dyan sa baba kung kabisado nyo yung tawag dyan. Hindi ko masyadong kabisado yung tawag dyan. Pero para siyang washer na may spring. Okay, nasa gilid yan. Then, yung isang rocker arm ay tanggalin din natin. So, gagamit tayo dito ng bulb tool. Ito yung pang baklas at ito naman yung pang balik, yung may spring. Okay, so itatapat nyo lang yan at siguraduhin yung may nakaalalay sa ilalim. So, ang nilagay ko dyan ay lupot. Tapos, pukpukin lang natin. So, pagpukpuk natin, may iwasan nating tatalsik yung bulb block na napakaliliit. Tapos, tanggalin na natin yung spring. So, sa pagtanggal ng spring, ay makikita nyo dyan, mayroong washer na maliliit sa ilalim. Yun ang pagkaingat-ingatan nyo, mga pap. So, yan, natanggalan natin yung exhaust bulb ba ito. Ayan, basta ang mas maliit, exhaust bulb, mga paps, at yung mas malaki ay intake bulb. So, i-check nyo na din yung balbula kung medyo matulis na, matalas na. At sa case na to, yun nga, medyo matalas na yung isa. Yun nga lang, wala tayong mapagbilan dahil lockdown. So, wala tayong choice kundi ibalik lang din yung mga balbula. So, ayan, tinanggal na din natin yung isang balbula natin. So, na pagtanggal natin pala, no, natanggal din yung camshaft, nandyan. Ayan yung exhaust. Tingin ko yan yung exhaust valve dahil mas maliit at mas makarbon siya. So, linisin nyo ng maigi yung mga yan para pagbalik, maganda yung lapat. At kung maaari, ay i-valve grind nyo na din, mga paps. Gamitan nyo ng grinding compound, kahit yung fine lang. Pero dito, hindi ko na siya nagawa dahil wala tayong grinding compound. Pero okay lang naman. Okay? Dahil maganda pa rin yung seal niya. Hindi naman tumatagas. Chinik ko din yan. So, yan yung mga tinanggal natin na bulb seal. At sa pagtanggal natin, hindi natin maiwasan na masisira talaga yung bulb seal. Okay? At ilalagay na natin yung bago na bulb seal. So, mapapansin nyo yung natanggal natin ay kulay green at yung nilalagay natin at kulay ay kulay brown. So, ang importante dyan, mga paps, ay masilyuhan. Okay, ang trabaho kasi ng bulb seal ay pigilan yung pagpasok ng langis dun sa bulb guide. Yung bulb guide, yun yung tinatawag natin na yung pinapasukan ng mismong bulb, balbula natin, yung stem niya, yung stem, yung mahabang part. Yun yung trabaho ng bulb seal. Kaya kapag sira na yung bulb seal natin, hindi na niya mapigilan yung pagpasok ng langis dun sa bulb guide na tinatawag natin. At pagpasok ng langis doon, syempre, tatagos siya doon sa balbula. At kung halimbawa ay intake bulb yun, ay mahihigop yun, yung langis na yun during intake stroke. Kasi pahigop yun eh, tapos nakabukas yung balbula natin. Kaya yung langis na yun, papasok sa combustion chamber natin, at pagpasok niya doon during compression at during power stroke, no, masasama siya doon sa tinatawag nating combustion at doon magkakaroon ngayon ng usok sa ating tambutso. Pero hindi lang 'yon ang dahilan, ano? Maraming dahilan kung bakit umuusok yung motor natin. Maaring yung piston din, 'yun. At saka piston ring na maluwang. So ayun, ibalik na natin yung ating balbula. So may dalawang spring 'yan, yung maliit at saka malaki. Saka natin ilagay yung lock. Ayan. So, pagbalik ng lock, gamitin natin yung may spring load na bulb tool. Okay? Make sure na may nakalapat dun sa ilalim ng balbula. So, mapapansin nyo dyan, may lupot dyan sa bandang baba. At magsisilbing stopper yon ng ating balbula para pagpukpok natin ay hindi didiretso yung balbula pababa. Okay? So, ayan. Ingatan nyo yung dalawang bulb block, mga paps, kasi kapag hindi natin na-handle yan ng tama, pwedeng tumalsik yung mga yan at mawala. Yan, sobrang liliit nyan. At syempre, dahil sa spring ay may pressure yan kapag ka ginalaw natin. So, ingatan natin. Ayan. Ayan, so nilagyan na natin yung dalawang balbula at bagong bulb seal. So, ilalagay naman natin ngayon yung camshaft.
Okay? Sa paglalagay ng camshaft, yan, i-check nyo din yung bearing. Check nyo din yung bearing niya kung smooth pa ba. Para kung sakaling kailangan na palitan, ay pwede nyo na ring palitan. Kung magaspang na yung ikot niya, kailangan ng palitan. Pero sa case na to ay okay pa naman. Okay? So, linisan lang natin ng kaunti. So, dito mga paps, sa ganitong klase ng cylinder head, pagbalik nyo pa lang nung camshaft at saka nung rocker arm, ay pwede nyo nang iset yung gap nung balbula o yung tinatawag nating valve clearance bago pa natin ibalik yung head doon sa mismong motor o sa mismong block natin. Pwede yun. Okay? Ayan. I-check nyo din yung contact nung camshaft o yung cam lobes natin doon sa rocker arm. At sa case na to, dahil nga siguro sa katagalan na rin at sa hindi regular na pag-change oil ay gas-gas na rin. No? May, ayan o, oh, ayan. Yung isa. Mas malaki yung tama nung isa. So, magiging epekto niyan ay pwedeng mas maingay o di kaya naman ay mahirap kunin yung gap, yung valve clearance gap ng ating balbula. So, ayan, balik na rin natin yung rocker arm. Okay? So, kung saan nyo siya tinanggal, kung dun siya sa intake, dun nyo din dapat ibalik. Ganon din dun sa exhaust. Dun din natin siya dapat ibalik. Okay? And then, ang susunod nating ilalagay ay yung tinatawag nating yan, parang side washer. Pakicomment na lang dyan sa baba kung ano yung tamang tawag dyan. So, yung washer na yun ay nakaharap dun sa gilid. Yun. Tapos, ilagay na natin yung axle nung ano natin, nung rocker arm retainer niya. So, dalawa yan. Isa sa intake at isa din sa exhaust. Ayan, nasa isang side siya. Okay. Para madali nyong ipasok yan mga paps, kailangan yung camshaft ninyo ay hindi tumutukod dun sa rocker arm para mabilis siyang ipasok. Ayan. So, ayan. Ilagay na natin yung ating bagong valve seal at balbula. Ayan. So, make sure lang na nakalubog yung mga yan mga paps dahil hindi natin siya may lalagay dun sa head. Dahil tagos yung dulo nyan dun sa apat na butas dito sa taas. Tagos yan. Kaya dapat nakalubog ng husto yung dalawang axle na iyan. Kaya yan, oh. Minimake sure ko na nakalubog sila. Okay? So, ayan. Okay na daw, no? Ang dumi ng kuko natin. Ganyan talaga kapag nagbabaklas tayo ng makina, hindi maiwasang madumi ng ating kamay. Pwede naman kayong gumamit ng gloves. Okay? Naubusan tayo ng gloves dito, kaya hindi na natin siya nagamit. Okay? So, yan. I-check nyo na rin yung gap. Pwede na kayong mag-adjust dyan ng gap. Huwag masyadong tutok at huwag din masyadong maluwang. Pwede nyo nang i-set yung gap dyan para mamaya, pag balik natin, pwede na natin siyang diretso nang buuin. So, ayan. Ilalagay na natin yung cylinder block natin. Mag-apply lang tayo ng manipis na layer ng langis. Ayan, tulad ng ginagawa ko sa video. Para mas madali nating isuot yung ating piston. At make sure na malinis yung lapatan ng gasket, yung base gasket natin. Yan yung isa sa pinaka-critical mga paps. Kailangang malinis na malinis yan. Dahil kung may naiwan dyan na gasket sa base, ay pwedeng maging sanhiyan ng pagtagas ng langis. Kahit higpitan natin ng husto, yung stud bolts natin ay tatagas pa rin kung hindi talaga pantay yung pagkakalinis. So, dyan naglagay ako ng gasket maker. Ayan. Ayan.
dun sa dugtungan nung crankcase natin, yung dugtungan mismo, mga paps. Hindi ko siya nilagyan ng buo, kundi dun lang sa dugtungan para maiwasan natin yung tagas. Okay? Ayan. So, lalagyan na natin yung bagong gasket. So, itong top overhauling gasket na to, mga paps, ay sapat na. Kompleto na. Pati yung tinatawag nating exhaust gasket, nandyan na rin. Ayan, yung base gasket natin, mga paps. Ilalagay na natin. Okay. So, nakalagay na rin yung piston natin. Ayan. Ganyan. So, dahan-dahan lang dahil isusot din natin dyan yung timing chain para hindi mapunit yung ating base gasket, yung gasket ng black sa ilalim. Tapos, pag naipwesto na natin yan, ay pwede na nating ilagay yung black. Yan. Sa paglalagay ng black, mga paps, ialog-alog nyo lang. Galawin nyo lang sideways. Yan. Huwag nyong kalimutang ibalik din yung timing chain ruler. Dahil hindi naman siya tensioner pala, no? Ruler siya. Parang timing chain damper siya. Yan. Yan. Sa paglalagay pala ng piston, mga paps, no? So, tip ko lang sa inyo. Yung piston natin, may mga marka yan eh. Yung iba, mayroong IN o IN. O ibig sabihin nun, intake. Yung iba naman, may nakalagay na EX o exhaust. So, dito sa XRM, itatapat nyo yung IN sa taas. Dapat nakaharap siya sa taas. Dahil yung carburetor natin ay nakatapat sa intake. Okay? So, ganun yung paglalagay ng piston sa connecting rod. So, ayan. Ilalagay natin yung piston na, ipapasok natin yung block. Ayan, ialog-alog nyo lang. At habang inaalog nyo, dapat nakadiin din yung kamay nyo dun sa mga ring sa ilalim or sa ibabaw kung saan nyo mas may tutulak yung piston ring para mailapat nyo yung block. Ayan. So, habang hindi pa natin masyadong nailalagay yung block, ilagay nyo na rin yung timing chain damper. Nasa gitna kasama yung special bolt. Ayan, yung special bolt na ginagamit natin dyan para hindi maingay yung timing chain natin, para ma-absorb niya yung vibration nung kadena, yung timing chain. Ayan. So, i-hand tight lang muna natin to. Ayan. Saka natin, oops, pumasok ulit yung timing chain. Saka natin ipasok yung block. Okay. So, ayan. Nahila yung timing chain, kaya tinatanggal lang natin ulit. Yan, nakuha na natin ulit yung timing chain at ilalapat na natin dito yung block. Okay. Tapos ilagay na natin yung 10mm na bolt o 8mm na bolt dun sa block na nakadikit dun sa crankcase natin. So igpitan natin yan. Pagkatapos yan, ay ilalagay na natin yung cylinder head gasket natin, yung metal. Okay? Pero dito ay
tinaiming ko muna yung magneto or tinap ko muna yung piston. So, ang pag-ikot natin dito is counterclockwise. Pag nakatap na yung piston, saka natin ilalagay yung metal head gasket. Ayan. So, pag nagdudugtong kasi yung block at saka yung cylinder head, metal yung nagsisilbing gasket nila, nasa pagitan nila. Tapos, ayun, ilagay na rin natin, i-ready na natin yung timing sprocket ng camshaft. Nakalagay na sa timing chain natin, saka natin ipasok yung cylinder head. Ayan. So, alalayan lang natin, habang pinapasok natin yung head sa stud, ay alalayan natin yung timing gear o yung timing sprocket natin kasama yung timing chain. Ayan. So ayan, nilagay na natin yung timing sprocket at saka yung cylinder head, ano? Pero bago natin higpitan lahat, ay ibalik natin yung timing chain tensioner diyan sa ilalim. Ayan. So sa case na to, medyo nahirapan akong magbalik dahil dalawa yung kanyang spring. Ayan. Mahirap ipasok yung isang spring dun sa isa. Pero ibalik nyo lang, higpitan nyo lang. So ayan, ibalik na natin lahat. Ibalik na natin yung ating cover, cylinder head cover, saka yung mga gasket, bago na yun lahat, ilagay na natin. Ilagay na natin yung apat na tornilyo dyan at lahat yan dapat ay mayroong washer para pantay-pantay sila. Ayan, pandarin natin. Di ko pa naikabit yung tambutso, mamaya na lang. Ayan. Ayan mga paps, nakita nyo naman, no? Halos one click lang, napakadaling pandarin ng motor natin. Okay. So dito, no? Saglit ko lang siya pinandar. Pagkatapos nun ay binuksan ko yung tapit ng exhaust para i-check kung gumagana ba yung fuel pump natin at kung wala bang nabarahan dun sa mga gasket na nilagay natin. So check lang natin ito para makita natin kung normal ba yung lubricating system natin. Okay, dahil napaka-importante niyan kapag tuloy-tuloy nang ginagamit yung motor, dapat meron tayong lubricating system para hindi mag-overheat. So, madali lang naman i-check niyan. Kaya, huwag niyong kaligtaang i-check yan. So, ayan lang mga paps, no? Sana mayroon kayong natutunan sa episode na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay click nyo na yung subscribe button. At isama nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploads. Yan lang mga paps, maraming salamat at ingat palagi.